sana po maaksyonan ang ginagawa pong mga labag sa ECQ at sa curfew ng aming barangay captain. Kagabi po, na-videohan ko po, nakunan ko po sa video, ang ginagawa niya na gabi po ay pinapapila niya ang mga tao sa kanyang bahay para bigyan po ng ticket para sa relief ngayong umaga. Ito po ay labag, alam niya pong labag, pero kanyang ginagawa. Ito po ay hindi ang unang bisis na ginawa niya. Nung mamigay po siya ng form sa SAP, yung Social Amelioration Program ng Pangulo, gabi rin niya po ibinigay. Gabi niya ibinigay. Without knowing ng barangay council, pinapila niya po yung mga tao sa kanyang bahay, ibinigay niya po ang form. Without the DSWD, wala pong DSWD na naroon ng gabing yun. Binigay niya po ang mga form. Kaya ang nangyari, ang dami pong form na mali ang mga fill up, mali ang nabigyan, may purpose pang ang nabigyan na hindi naman talaga kasama. Pero binigyan niya ng form at nakakuha pa ng pera. Subalit, dahil sa DSWD, nung kusunod na araw na naroon na, nakuha niya yung, naibalik po yung 5,000 dahil pinakuha po ng DSW. Iyan po ay dahil sa kapabayaan. Kapabayaan ng aming barangay captain na sana i-validate yung mga taong bibigyan niya ng form bago niya papid-apid. Iyan po ang kalakaran dito sa aming barangay. Barangay Nyo San Roque, Pili Camarinsur. Ang barangay captain po namin ay si Barangay Captain Yolanda Birinya. May video po ako, ipapalabas ko po, na ang tao pinapunta niya sa bahay niya, pumila sa bahay niya para makakuha ng ticket para po sa ipamimigay ngayong araw na relief goods na galing naman sa munisipyo. Kaya ako po ay nalulungkot. Kasi napakatagalan ng problemang ito. At gusto ko po, mahal na Pangulo, na sa panahon mo, matuldukan itong kabulukan ng sistemang ito sa ating lipunan. Lalo na po talamak sa mga barangay. Ang ating pong mga mamamayan talaga naghihirap. Pero lalong pinahihirapan ng mga taong ito. Nabulok ang utak. Matatagal na sa serbisyo pero hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa. Palaging politika ang nasa utak. Kaya ako po nananawagan sa mga senador, General Bato de la Rosa, naniniwala po ako sa inyo. Sa ating senador, Senador Go, alam ko po na napakalapit nyo sa presidente. At alam ko po na sa pamamagitan ng social media na ito, sa pamamagitan ng Facebook na ito, maiparating natin sa ating presidente ang nangyayari sa pinakamababang gobyerno ng ating bansa, ang barangay. Hindi po ako natatakot kahit malagay sa panganib ang aking buhay dahil sa ginawa ko pong pagbubunyag na ito, nakahanda po ako. Ubus na po ang takot ko. Pero hindi na po ako takot sa kanila. Kasi mamatay man ako, mamamatay ako sa tama. Makarating lang po sa inyo, mahal na Pangulo, ang reklamo ito. Sana po maaksyonan ninyo. Nananawagan ako kay Kuya Daniel Rason, CEO ng UN Television, na pinakarespetadong mamamahayag sa ating panahon ngayon. Tulungan niyo po ako na mailabas ang bidyong ito sa inyong istasyon. Maraming salamat po at sa aking mga kabarangay, naniniwala po ako na ito ng tamang panahon na baguhin po natin ang sistema ng ating barangay. Una ko pa lang po ngayon na naging kagawa dito sa barangay na ito, pero napakalaki po ng problema ng barangay natin. Bulok ang sistema. Kapitan lang palagi ang nasusunod. Nanalo po ako ng eleksyon, independente po ako, wala akong sinamahang partido kasi alam ko
iba ang kalakaran ng politika. Pero ngayon po ako nasa politika na. Ako po isang barangay official na. Kahit kagawad lang po ako, gusto ko pong ipaabot sa presidente, isumbong ang bulok na sistema na hanggang ngayon ay nasa mga barangay. Kaya sa mga kabarangay ko, wala na po akong iba talagang masulingan, kundi isumbong sa inyo. Kasi kung hindi ko po ito gagawin, ako naman ang mawawalan ng respeto sa aking sarili. Yun po ang hindi ko kayang matanggap. Kaya kahit po mahirap, wala na po akong masulingan, kundi pwedeng pagsumbungan, kundi ang ating pong mahal na Pangulo at kayo. Naniniwala po ako na ang ating presidente ay talagang tao sa puso niya na matulungan ang mahirap. Subalit pagdating po sa ibaba, sa mga barangay, doon po nasisira, niyuyurakan ng ibang mga barangay captain at ibang mga politiko pa ang mga batas na ipinapatupad ng IATF. Sana po mahal na Pangulo, aksyonan niyo po.